Bible, it is God's word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise, hear this be preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Okay, ito ang mabilihan na itong Bible in Genesis chapter 4. Genesis chapter 4, verses 1 to 16. Verses 4, 1 to 16. Ano, 1 to 16. Okay, kung naalam mo sa inyong Bible, you can say amen. Amen. Yeah. Okay, ito pagtubag ang pagbasa itong buhaton o sa verse 1, so sumala sa ito ang paagi sa pag-presenta sa mensahe, no, ito pulit-pulit ito ang basa and then mo cross-reference lang dahil ito sa Hebrews niya. Okay, so in Genesis chapter 4, verse 1, and Adam knew it his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Verse 2. She has given near his father Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. But unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I knew not. Am I my brother's keeper? And he said, What hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. And thou And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear. Behold, that thou hast given me an offspring from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond on the earth. And it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. And the Lord said unto him, Therefore, whosoever slayeth Cain, Vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. And Cain went out from the presence of the Lord, and dwelt in the land of Nod, on the east of Canaan. Okay, so ako ang inguha sa itong mensahe karon is, kung saan yung mag-offer to acceptable lifestyle for God. No? So atong itugyan na ito ang palimbahon sa itong ngayon nga na itong piyong at itong matay, itong atong ulo. Dalay ko nabuhi na Diyos, salamat kayo Lord God, aning kapuntagon, salamat Lord sa imong grasya, salamat Lord sa imong pakikubad ka namo, bisan pa man Lord God sa pagsugod sa imong palimbahon, salamat sa paggamit sa matagusa, sa Sunday School, hantod ka rin Lord sa atong sa choir, at sa mensahe ka rin, ang pinatugyan mo Lord God, nga ikaw mag Panalangin, ikaw maghahatag ka na, Lord God, sa nagitong nga kaalam na mong ikinahanglan ka rin na makapatupo, makatapang matuto sa mong espirituhanon bahay sa mong kinabuhi, Lord God. Kung sa may mata nga naanam mo sa mong kagalingong pangwinta na makahibong babag sa pagdawat sa iyong mensahe, Lord God, ikaw magpukal
Kung bisan pa man dulgad sa kasing-kasing nauna sa katagusay, ang andamong mayroong tender o mapaimsan, mamadawat sa kuminsahe, dulgad, nag-claim me nga ikaw mag-empower sa katagusay, strengthen ang katagusay, dulgad, make the best of the message sa imuhang panibawon, karong itaga, nag-pray sa piyamahan sa mga pastor, kung asa man ninyo siya, italakaroon, ikaw, magprotektar padayon, padayon ka mag-uphold niya sa iyang sa imuhang paghimo niya nga blessing sa upan sa bisag asa ng mga churches nga mong di-allow nga makabigol niya, Lord God. Tugot tanang himaya o pagsidumog ang nasa iyong ngalan, mo'y maisa mapasidunggan sa imuhang kalimbawa. In Jesus' name, kaling nga mong tanan, di Tinlara rubiyam po sa ngalan lamang ni Ginoong Jesu nga manluluwas. Amen. Amen. Okay. So, common man siya nga story, no? So, dili na kayo di lisod sa kwa. Kanang ipanan pa. Okay. Kani, kalungo naman tayo ng mga story na sugod pa sa bata-bata. So, tinuwa sa itong mensahe tayo is, kung saan yung ma-offer tayo acceptable lifestyle for God. So, Dili man ta mahimong acceptable sa Ginoo kung una wala ta nang luwas, no? Tanang purma sa pagpangalagad, tanang purma sa pagsakripisyo, dili na siya mahimong acceptable sa Ginoo unless kung dili ka luwas, no? So, makita nato lang ang mga prinsipyo disadya pa lang sa story ni Abel o ni Cain. So, maratong tuyo karon nga paan ato kaalam ang mensahe nga makatabang sa nato no, kung sa dining magtinguha ta nga atong lifestyle should be the best for God. We are saved to serve. Mao kita yung timanan. We do not serve to be saved. So karoon na to, ha? Mamalagad ka sa Ginoo because we are saved. Dili tungod kay mamalagad ka para masave. Dili siya mao. So nganong si Abel acceptable man ang tubangan sa Ginoo because he was saved. Kung makita na ang prinsipyo niya, si Cain, tungod sa iyahang pag-neglect o pag-reject sa grasya sa Ginoo na i-offer sa iyaha, maunang di siya acceptable. At the same time, mag-focus na ta sa character ni Abel, matigil po na itong atong kaalam minsan nga makuha sa offering. Kung sa mga kita'y gireject sa Ginoo, si Cain as a person or ang iyang offering. So mama na, ngayon ko lang po sa tanong, sumingon tumot sa character ni Abel. Dapat mingon tumot sa offering ni, acceptable si Abel tumot sa iyang character. Gireject si Cain tumot sa character ni Cain. Dapat mga Bible scholars, kumusulti sila na it's because of the offering. So, kaya ang offering ng Abel, the foreshadow of the coming Christ na ay glad shedding. Pero kung kanatupag pa siya, murang mahulugan ka rin, Ginoon. Okay, wala pa man siya inalis, may tungod kang Kristo, kay Jesus Christ. Pero, kung saan great man sa Bible, no? Kung cross-reference ta, in Hebrews 11:4, si Abel, usas, siya may pinakauna na na-mention nga heroes of faith diya sa Hebrews chapter 11. Kaya ka-enumerate mo na diya mga martyrs of faith, mga heroes of faith. So, gino diya, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. So, klaro tayo nga, apil po ang nilangang offering. Naman yun diya, a more excellent sacrifice. Not just the character of Cain na nag-reject siya, ang iya po the way kung yun sa kung sa'yo yung i-offer sa Ginoo. No? And then, given that by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, albeit he being dead, yet speaketh. Masamtan po nato rin yung diyan nga, he being dead, yet speaketh. Karon, atong ibalik ko atong gibasa sa Genesis sa chapter 3. No? Given that, and in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. In verse 4, and Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering.
Klaro kayo nga ang gidawat sa Ginoo, Abel and to his offering. Wala kayo diha nga the Lord had respect unto Abel. Isupayan yun and to his offering. So na'y kalabutan ang character ni Abel, na'y kalabutan ang offering ni Abel. Magkuyog mo nila, kung ang character sa tao ko ba, isa pa dun sa kanino tayo yung offer sa Ginoo, that would be rejected. Magkuyog nila siya. So, ano nga kayo, wala po din yung diha nga the Lord had not the Lord had respect unto Abel's offering. Ano nga yun? So, atong tanawon ang duha sa character and the offering. No? Then, mausad sa verse 5, Bagtanto kain and to his offering. Wala din yung bagtanto kain, he had not respect. Gisupayan yun and to his offering. Wala po din yung bagtanto kain's offering, he had not respect. So, mo na mag-focus na karon unsay character ni Abel ug ni Cain ug unsa poy ilang offering. No? So, mo na kung atong supayon ang Cain was better not at his countenance fair. Okay, na pala lang, nakita lang itong character ni Cain. Okay, another. Sa verse 7, if thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, seed lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. If thou doest well. So, wala pa man na-mention kung naghimo ba o nindot si Cain. Wala pa na-mention ha? Nabasa na to, ayaw pa na to nabasa kung unsa siya kagilaan after na ni verse 7. Pero nag-condemn na ng Ginoo niya that you are not doing well. Kung po ito naon, ang himo ni Cain, hindi ka ito, naghatag siya ng offering. Diba? Wala may kalahinan unta sa himo ni Abel. Naghatag si Abel ng offering, naghatag po siya ng offering. Si Abel, himo ng Bible, he was a keeper of the sheep. So, mo na niya gi-offer po na kalabutan sa iyahang inahimo. At doon ay kalabutan siyang calling. At doon ay kalabutan siyang lifestyle. So, nasa nang balubad siyang mga karniro. Okay? So, ayan gi-offer ang niya po karniro. Dito po tatang kain, he was a tiller of the ground. O siya sa ka-farmer. So, probably, ang niya pong ma-offer, ang bunga siya talo. Ang bunga po sa iyahang lifestyle, ang bunga sa iyahang ginahimo, nag-offer siya ang fruit of the ground. So, mga na, atong insay is lifestyle for God. Pero, ingon din eh, wala daw naghimo sa maayo si Cain. Pero wala pa na-mention kung sa'y din yung maayo. So, wala itong uhaan o binsahe ka ron. So, number one, kung sa'y din yung maayo na i-reject man sa Ginoo, wala pa na niya patya yung suod. Wala pa na siya naghimo, wala pa na siya ni kalagim, no? Sa presidensya sa Ginoo. Maayong buhay pa lang itong nabasahan niya, nag-offer siya, nag-reject. Ingat siya sa Ginoo nga, you are not doing well. So, unsa kahana, no? So, wala nang upatraman niya, dalit tamungan, ay mo kabalang ka. Okay, mga niya kong ginang ganiya. In Proverbs 21:27, magkuyog yun na the character of the person at the same time ang iyong offering. Amen. The sacrifice of the wicked is abomination. Bahala pag unsa ka dako yung ihatag, unsa ka nindot yung ihatag. If you are wicked in the eyes of God, you will be rejected. Dili yung kamay mo acceptable sa Ginoo. Daan mga prinsipyo nga, talusan lang ang usa ka tao may mong acceptable sa Ginoo. Yun niya, how much more will He bring it in with a wicked mind? Samot na kung gitalan mo na nga naay sayop nga intention. Dili, tinod anay, nausahay nga mo offering ka para lang inyo nga giver ka. Nausahay, buhatag ka para lang inyo nga mayo ng tao. That is for self-gratification. Nausahay, para lang pagpakita na Diyos nun ka. So, tanani mong paghago, tanani mong pagsakripisyo, kung di mo ang motibo, wala ang awang binatanan. No? Huwag ito nang giingon po sa katong scripture dito din sa kwan nga. Katong, any man who had left houses, sisters, brothers, then lands,
possession sigun dito nga he shall receive hundredfold. Isupayan kita for my name and the gospel say for my name sa ngalan sa Ginoo o sa gospel. Outside from that, siguro personal natin mga intention, siguro imuha na ng pangminta. No? So karon unsa may ato ang kabuha sa ilahang istorya, no? To offer an acceptable lifestyle for God, we must choose the right anchor of faith. Amen. Number one, God is ang ilang pagtuo nilang duha. Lahi o pagtuo si Abel, lahi o pagtuo si Cain. Klaro tayo sa Hebrews 11:4, no? Right anchor of faith, to be right with God. Na mahimo kang matarong, mahimo kang acceptable sa Ginoo. No? Itay tanan, matupan ni Brother Romy, ang labang ko nung tatanan. Pero in God, mahimo tang acceptable, lovable, because of faith. Yeah. Iklaro nila sa Hebrews 11:4, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. So, pwede na ito na indicate. Without faith, si Cain nag-offer siya sa Ginoo. Kaya hindi mo na, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. So, the same as Mayuta, without faith, si Cain nag-offer siya sa Ginoo sa iyang fruit of the ground. No? Kaya ang i-acknowledge na ipagtuo sa tayo nag-offer si Abel naman. So, kanakaroon, unsa may nang right anchor of faith. So, importante ngayon eh, we must choose the blessed things of God and not the cursed things of God. Amen. Unsa may pandiha? Okay. Both Cain and Abel have the knowledge about the sins of their parents. Dili nang tapwede mo kuhaligid sa mga umaapo pa. Kanalang na sumala pa lang sa limitasyon sa una-una ni Abel o ni Cain. Sila ito ha, both they have the knowledge of the sins of their parents, Adam and Eve, that caused God to curse the ground. Yet Cain chose to offer the fruit of the cursed ground. Imagine, kabalo si Abel o si Cain, kung sa'yo ni tabo ni Adam o ni Eva. Sa liyay na kasala si Adam o si Eva, no? Kabalo tana. Bata pa rin tayo, kabalo tayo sa storya na. Sa diyan na kasala si Adan o si Eva, ang himo sa Ginoo, iyahang gi-curse ang ground. Gi-curse niya ang ground, no? So, sa may natin na, mabasa na ito sa Genesis 3:17. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. Kabalo na si Cain, gagitunglo sa Ginoo ang yuta, yet ang iyanong gi-offer ang bunga sa tunglo. So, narito yung ano yung ginagitunglo na sa Ginoo. So, ano ba ang mga ba? Asa na nagigikuha yung pagtuo? No? Gitunglo na sa Ginoo, pero yet, kaya mo yung gipili. No? Then another, na ito ang principle ng mga. Kanang curse of the ground, kanusta na siya nawala? Wala man na nagpermite. Nawala na siya sa panahon ni Noah. Kung sa may gihimo ni Noah, si Noah nag-offer sa burnt offerings sama sa offering ni Cain and ni Abel. Okay? Kay the first time na na-mention ng blood shedding offering sa Abel, the second time na-mention sa Bible sa kay Noah na po. Karon, kung ito basahon na, okay. The curse of the ground was ended through Noah when he offered burnt offerings that are similar with the offerings of Abel. After the flood, kung sa may nintabo ni Noah, Noah after the flood became a farmer. Pareha sila ang calling ni Cain, farmer. Yet, he chose to offer the same offering with Abel. And not as Cain's offering. Naraman, naa siya pagtuo sa offering ni Abel. Though, sa siya ka farmer, most probably pinaka-convenient niya na i-offer ang bunga sa iyahang pag-uma. Pero anong di man na nag-offering ni Hatay? Muna na lahat ng mga musulod ng giing sa Hebrews niya, he pleaded, yet speaketh. Naka-influensya siya kang Noah. Wala'y laing paagi na-influensyahan si Noah anang offering. Kang Abel lang, hindi naman, i-institute na siya. Kaya ito pala na,
Okay. Ato masahon sa, and Noah builded an altar unto the Lord sa Genesis chapter 8, 20-21. And Noah builded an altar unto the Lord and took of every clean beast and of every clean fowl and offered burnt offerings on the altar. Burnt offerings, so pareha ang abil ha? In verse 21, and the Lord smelled the sweet savor and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground for man's sake. Yeah. Naman ang tulo sa yuta sa panahon ni Noah. Bisan farmers ni Noah, naa siya'y faith sa offering ni Abel. No? O di na pwede nga si Noah na influence siya sa balaod, iwala pa si Moses sa iyang panahon. Diba? Ang kanang burnt offerings, ihimo na siyang balaod sa panahon ni Moses. Gikan kay Noah, naapay 13 generations, ay naniglo pa si Moses. No? Gikan kay Noah. No? So, kung yung mga nalaysun, ako mo siya na-influensyahan na kanina offering yung acceptable si Ginoo. Tang Abel, he being dead, yes, he is. Amen. Bisang pagkikan kang Adam, na apay pulo ka generation, ayan si Noah, pero nag-testify si Abel sa iyang offering na mo'to yung acceptable si Ginoo, even unto the generation of Noah. Bisang sa Noah karun, napatubog ba taan na gaminsahin, no? Yes. So karun, sumara sa mong giyon ganiya, kayo, in verse Genesis chapter 5:29, and he said, no, and he called his name Noah, saying, the same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the Lord hath cursed. So mo din usa sa katuyuan sa Ginoo kang Noah, nga iyang putlon ang tunglo sa yuta, sugod pa kay Adan, di ba? So mo din giyon ni Pastor pa nga, Noah's altar, no? Most probably, itang tanan, inspired kita sa Noah's Ark, inspired kita kung unsa ka pasinsuso si Noah, pero ang ngala ni Noah, ang meaning nga nag-get is rest. O, naging yun diha nga, the same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the Lord hath cursed. So, yung nga, so, to choose the right anchor of faith, dapat mupili ta kung unsa itong bibles sa Ginoo, dili tawag pinya itong gitunglo na si Ginoo. Sa ako ang context, kung saan man ang gitunglo na si Ginoo, kung saan man ang wala gitunglo na si Ginoo, okay, dirita sa ato ah. Choose the mercy and grace of God and not your own efforts. To be right with God, dili ang inyo ang pagpaningkamot. Dili ang effort. Mauna yung nasa una-una ni Cain. Sige, tawagin nyo si Ginoo, dili na rin mag-umap. Insa ba yung naka-experience sa guma? No, kasi naka-experience. Dili na lang yung maguma. Ako, kasi wala ako naka-experience na makakita ang pagunsay ginabuhat sa maguma. Dili na lang. Right. How much more sa panahon ni Cain? Mm-hmm. Mas kung isod ka ron, mas isod sa iya ang panahon. Okay. Siguro, nasa mo na una, ayun siya nga, duwato niyo si Ginoani, grabe niya akong efforts. On sa mga efforts ni Cain, there was no rain from creation down to Noah. Wala mo lang. Kana magkumakang gawin mo lang, pasti lang, nasulang yun na. Kana kaling magproblema gani atong mga farmers kung kaling mag-indin niyo. No? Imagine mo from Adam sa creation, padulong kang Noah, wala mo lang. Wala mo lang. Pinuod pa na siya, nagkakanawon. In Genesis 2, verse 5, and every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth. So wala yung ulan, gikan sa creation, patulong kang Noah. Ganun patulong kang Noah. Okay, ito pasahon ng Hebrews 11:7. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, si Noah, giwarningan siya sa Ginoo nga naay paglunok, ingon din na, things not seen as yet. Wala pa siya katagulan. So, giwarningan siya sa kabutan na wala pa niya nakita eh. So, sa ato pa, ang primero nga ulan, tinuwas lang, naman itong paglunok. Medyo niyo mo, grabe, ibulto, ilito si Ginoo, no? Nawanda rin nga maluto pag tibutan-libutan. So, di na rin mag-uma sa panahon ni Cain. Ikatawa na rason, ganong grabe yung effort. The ground was cursed, katong ibasa na ito ganina.
Itunglo, so probably ang mga bunga ito, lagi mga imperfections. Kaya naman itunglo. Ang superficial na nga tunglo, there were thorns and thistles. Ganyan niya sa Genesis 3:18. Thorns and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. Katuloy pag first again sa ground. So imagine nyo mo, mag-upload siya, masama niya kamot. Wala pa may na-invento nga buna. No? Wala pa man ang mga siguro, abutang, magtiniil pa sa mga magtulog-tulog gusto siya ng mga thorns and thistles niya. No? Another, farming was fairly manual because there was no advanced technology during his time. Wala pa yung technology, may nalalakaroon ka na yung tracer, na yung tractor, sa pa ng mga modern irrigation. Sa palaw ni ka ay grabe ihang effort o kahago sa pag-uma. Mga nang pag-offer niya, tumatoy ni si Gino, nakikapot ko. Tumatoy ni si Gino, pinutan ko, tinaroon ko, maluwas ko ba niya? Walay taong maluwas kung musali siya pinuhatan. Walay taong acceptable na tumangan sa Gino. Pag iyang kahago pag panikaw at ipresenta sa Gino, hugaw na na at tumangan sa Diyos. Dili dyan ka mahimo acceptable kung maunay mo ang saligan. No? Another is, kung ato pasaraw na Genesis 3:19, sumpay na, in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Okay, klaro kayo. Mauna ang siya kain, at wato dyan si Ginoo. Aside from that, kung sa kumala, choose the mercy and grace of God, matagalina. Then choose God's plan of salvation and not your own works of the law. Yeah. Na ay plano ang Ginoo sa kaluwasan sa tao kung nakuha na ni Abel. No? So karon atong tanaw na in Galatians 3 chapter 10 verse chapter 3 verses 10 to 13. For as many as are of the works of the law are under the curse. Kung ang tao na musalig sa balaod, pagtuman, pagsunod sa balaod, mura kang si Cain nga nipili sa bunga sa tunglo. You are under the curse. Mura kang si Cain nga nipili ni mo itong itunglo na sa Ginoo. Tingnan ang Bible, ang pagpalikamot nga mutuman sa balaod, ano na itunglo? Isang may tao nga makatuman sa kanang balaod. Naabag? Wala. Isang galing masukulan ka sa iyong isig ng tao, you are a murderer, tingnan ang Bible. You are a murderer. Isang may wala tayo rin nasukul sa iyong isig ng tao. Isang man. Wala. So itong lo natadaan, kung ka na palang pagsalig sa balaod, yung mo ang saligan, mo na yung mong ipresenta sa ginawa, Lord, dahil ikamot niya po, nangatay ko sa mga kubre, nangikamot ko simba, then para mayroon kang acceptable law. Mo na yung balik ko lang po, we are saved to serve. Iluwas na dahil sa ginawa, muna nangalagad ka. Tingnan kayo, mangalagad ka, aron mayroon kang acceptable to be right with God or mayroon kang righteous. Hindi gina siya mao. So, mao na siya. Yung now, verse is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Na, isa may maka perfect yung tuma na na. Kung hindi taka tuma na na, tumulo na ka. O, mura kang si Kai, ipili yung diapo ni mo, kabalo na kayo na itumulo din ha. So, kung sa may makalikawas na to na katumulo, in verse 11, by that no one is justified by the law. Wala agay makalikawas pinaagi sa balaod. Higa na Bible, no? No one is justified by the law in the sight of God. At tumangan sa Ginoo, bahala pag-unsa kay kabuutan sa mata sa tao. At tumangan sa Ginoo, hugaw yung kang atrapo. So, hindi nyo kang mahimong acceptable kung kanayang mga bida, the just shall live by faith. Doctrine pa ta. Wala pa ta sa inspirational, ha? Next, and the law is not of faith. Kung nagsali ka sa balaod, wala ka sa pagtuo. Mabita na ang pagtuo na yun mo'y makaluwas. The right anchor of faith. Si Abel, naa siya na ng prinsipyo sa mga na tunaw niya. 30, Christ hath redeemed us from the curse of the law. Mali na kanilin sa Panginoon. Hindi ka basta, giluwas na sa Ginoo, gikan sa tumulo, sa balaod.
No? So mo na gisalika ni Abel, okay, itong padayon. The personal was ended with our Lord Jesus Christ offered his life on the cross. Katukibasa na ito kanina. Just like the curse of the ground was ended through Noah's word of grace. Mula nga ng word of grace, nag-foreshado na siya of righteousness of Christ. Nag-foreshado na siya of salvation na plano ni Ginoo sa katawan. No? Then, Noah's choice of offerings was probably influenced by Abel's testimony. Dili tungod sa balaod. Kaya naman, wala pa si Moses. Sumala sa kong ingon, naapay pilang ang generation. So mga nang tinungod yun yung sa Hebrews na he being the yet speaker. Amen. Isang pinagtuturo ni Noah, kanang offering mo ay acceptable si Ginoo. Kanang offering mo ay dito para si Ginoo. Isang pinag-influence siya ni anak. Si Moses, wala pa na tao si Moses. Si Moses man may nag-ordain yun na kami sa balaod na last day burnt offerings as a ritual. Institute siya as balaod, no? So man lang, it was not influenced by the law. It was influenced by faith. Amen. So man lang sa testimony kang Abel, no? Then, which will be instituted later during Moses' time. Tanawa ang ending sa curse of balaod. Romans 10:4, for Christ is the end of the law. So ang tulo sa yuta na ay ending katong offering ni Noah na na-influensya sa offering Abel. Matayon sa Abel. Si Christ po, siya may ending sa tulo sa balaod. Kung kinsa to, for righteousness to everyone that believe. Kung di na kamo to, sama ka ni Abel, ano ni Cain, nga ay mong ipili ang tinulo. So klaro ba yung Bible, no? Another. Ikanuwa, patrumanin, no? To offer an acceptable lifestyle for God, choose the right application of knowledge. Right application of knowledge. After nalakay right anchor of faith, choose the right application of knowledge to be blessed by God. Okay. Genesis 11:7, if thou doest well, shalt thou not be accepted? Wala siya naghimo sa matarong. Wala siya naghimo mayo. Wala siya karong wisdom ba? Kanang application of knowledge, that is wisdom. No? So, mana. So, we must choose to learn from others' experience rather than doing your own mistakes. Ang ino, naghatag ng mga pattern. Pwede tama ka learn sa mga experience of man. Okay, atong pangalpa na. Tayo na nabil have the knowledge about how God had rejected the aprons of leaves. Di ba sa diyan nakasala si kanang aprons of leaves, that is implied na bunga na sa yuta, kanang mga daon-daon, bunga na sa yuta, that is fruit of the ground, made by their parents to cover their nakedness. Sa diyan nakasala si Adan o si Eva, sa Genesis 3:7-8, kung sa ilang gimo, nagkuha sila mga dahon, aprons of leaves, ilang itabon, to cover up ang ilang nakedness. O kala siya ng aprons of leaves, gireject na siya sa Ginoo. Si Abel o si Cain ay nalit siya na. Kaya pa mo sila mabunay na itabusan ng ginikanan. But then, ang dipili gihapon ni Cain is the fruit of the ground. No? Nga diha kung gikuha ang leaves, aprons of leaves, ni Adam, di ba, nag-reject na si Ginoo. Kung saan nag-hihim mo sa Ginoo? Kung iba ng pasahon, and the eyes of them both were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. Kaya nagdahon, ilan ang kanta, malayos na, bubunan po sila. Bita na po sila nagdahon, tapot na po, malayos na po. Kung nag-ilang-hihim mo, tanawa, sa diyan, ipagkita sila sa Ginoo. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord. Nagtagot-tagot na lang sila. Nagusan, kasing natungan to. Dari lang tapirmiyanin na yung mga tao eh. Dari lang tapirmiyanin yung mga libon. Eh, wala mo na ito. Mandiyan yung mga dahon, may tap-tap din mo diha. No? So, mga nang, kung sa gihin mo sa Ginoo, choose the wisdom of the Word of God and not your own understanding. Kung sa man sila, ganahin mo silang acceptable sa Ginoo. Tanawa ang gihin mo. No? Both tayo na we have the knowledge about how God covered the nakedness of their parents with coats of skins. Malinitan po, no?
nag-imply na siya na naay gisakripisyo nga animals. So, wali siya. Sa diyan, gireject sa Ginoo ang apron sa flames. Gireject na sa Ginoo ang apron sa flames. Sige mo sa Ginoo, siya may naghatag o coats of skin. No? Sa Genesis 3:21. Okay. And to Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothed them. Gireject niya ang madawang trawa, magbunga sa yuta, gahatag siya o coats of skin. Asa na gikan? Siyempre, pati yung ginagkarino palitan. Na ay sakripisyo sa kinabuhi sa usa ka hayop. So si Abel, walay lain po na ka-influensya niya siya offering ang testimony po ni Adan o Giba. Gugiun sa silang pagdawat sa Ginoo. Gine-check ang apron supremes, then ginawat, ginawat sila sa Ginoo. Kaya ang Ginoo may nag-offer ko nila of coats of skin. Nagbot pa sa bot nga na ay mananap ng ipatay, ipalitan para sa pag. So mauna ang prinsipyo, ang isalikan ni Abel, ang prinsipyo sa Ginoo, dili ang nagkagaling mong pangwinta ni Adan o Giba. Rather, choose to obey the word of God and not to turn away from His will. Sa atuan pong context, sige, sa ilaha man lang, kabalo ta karon nga naay mga butang nga gitulo na sa Dios, kabalo ta nga naay mga butang nga asa ipaagi sa Ginoo blessings. Makita nato na sa Deuteronomy, no? Blessing or curse. Sa so, Deuteronomy 11:26-28, Behold, I set before you this day a blessing and a curse. Blessing if you obey. Amen. No? The commandments of the Lord your God, which I command you this day. 28. And of course, if you will not obey the commandments of the Lord your God. Kapano na ang mga Kristuhano nga naagitong law sa mga tao disobedient, niya mo disobedient ang ginihapon. Dili mo patungo kung unsay direction sa pastor, dili mo patungo kung unsay leading sa pastor, dili mo patungo kung unsay ginawali sa pastor. Amen. Disobedient ang ginihapon, mo pinag inugtong law. Amen. So, ayaw pag-expect na ang Ginoo mo grant sa inyong mga desires, mga pagkunaan, galing. That is the goodness of God. Aron ka mag-repent. Amen. Kabalo na tanga, man, sama na yung tayo sa Dufri, kabalo tanga na yung tumulong kundi mo tayos. Amen. Hindi ka punta mo tayos. Nga nung pinigaw mo na ito na gitumulo na nasa Ginoo. Amen. Kabalo tanga na ang panalangin diha, hindi mo na punti mo yung ato piliyo. Amen. Mula si Cain. No? Kabalo tanga, wala na gitumulo na nasa Ginoo, lalay judgment taan pa. Long before ni mo na piliyo. Amen. Lalay judgment taan. Hindi ka lang gitumulo yung ato piliyo. No? So, mauna siya. Next, ikatulo. To offer an acceptable lifestyle for God, we must choose the right attitude on sacrifice. Amen. Okay. Galina, katong una na itong punto, right anchor of faith or right application of knowledge, the focus that's offering. This time, we will focus on the character. No? So, right attitude on sacrifice to honor God. Hebrews 11:4. O sana, mga generasyon, ganun acceptable si Abel. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice. More excellent sacrifice. Tungod na, ang nagtungo dyan na is the character po niya, no? Sige. Choose to give your best to God and not your second best. Amen. I-mention pa dito na ang i-offer ni Abel, mo ito'y the best pala niya. Ang kankain, di the best. Sige, ito taraon. No? God testify of His gifts. Ang Ginoo gyud may nag-testify yung excellent ang sacrifice ni Abel. Unsa man? Sa asa man ito makita? Sige, ato basahon. Sa diyan nag-offer si Abel, aside sa anchor of faith and application of knowledge niya, naabigatiyahang attitude pa. Ang kali akong i-offer si Ginoo kay din mas mauli ang the best para nako. Si Cain, mantinir. Ano mantinir man? No? Ato basahon. Genesis 4, chapter 3 to 4. And in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground. Fruit, sigilan, no? Siguro na siya'y saging.
usaha kesakit. Nasi grapes pila kalumpun isalam. Fruit, ini wajib fruit of the ground. Yang itu an offering, an offering. Singular mana? Di sana memang investiture yang mengatakan singular mana? An offering. Karena an, no? Nanti lo pada singular. So probably astara saya lagi buku offering, no? So na siya yung isang kalungkong mamangga, kita na lang isang kalingan, ito ako na yun. So na ako yung kwadri mo, mawag termilo. So na, naghan mo kayo bunga, sa hangkor, may kwanin, di kanilang ako, ay kanil, kinapaha. Usa naman po, fruit of the ground. Kanya kang kain, ikon na lang, binantinin. Kang abil, okay. Sabi kang abil, and then he also brought of the first leaves. Floral, no? Floral, okay. Of his flock and of the fat thereof. Wala siya nag-offer ka itong mga wangkig, mga bitupon. Ang yan, i-offer ka ito yung mga tambok na, kadyan ba? Na dito, dyan. Kadyan, dito kayo lang. Mawin yung pinatag si Gino. Amen! Mo-offer ta sa ato ang kusog, sa ato ang panahon, sa ato ang kapasidad. Ibang ganahan ko, kalau jarang ko mawan, mahatan ko, na ako na ako sa abundansya. No? Binantinar na siya. Ang kinaiya ni Abel sa 10% the best gift para sa Ginoo. No? Asan ang pikiran na? Okay. Para sa nabagsipa, no? The best gift ka, attention niya atin sa Ginoo. Kaya sa mula yung magbinantinar. Ano yung kasi? Kung lalim mo pa naman, no? Kaya yung full value mo sa Ginoo ba nga? Kung sabi kay mensahe sa Ginoo karun sa buwa. Amen! Eh, the reason, matod pa ni Pastor, kung ano ka ni Israelo, the reason nga nung dili ko dawat ang mga Kristohano sa Giwala because they receive na, inagidawat ang Word of God, not as the Word of God. Dinawat nila as the Word of the preacher. No! Dili! Nakakita ka rin mga nagwalim yung nagamit pag isang lupitya, nagamit pag unsa na yung libro. Ang gamit, Bible man. Amen! No? Walang lapis, walang mulang, ipangutang yun ang mga verses gano'n din na. Amen! No? So, that is the Word of God. Amen! So, naaralanin mo, mong karakter kung paano bigitin mo ang pagdawat, anak. Amen. Another, no? Right. Choose God as priority. Amen! Not your secondary or last priority. Pagkita ba nato na, tanawagin pa, di ba? Bakit nato galing na itong first place? Mga primero yung mga anak ba? Kinamagulangan ng mga bunga na anak ang iyahang karnero. E di, kinamagulangan. Sa sulod na nakuha, mga una and mga Lord. First place. Di priority niya ginawa. Pwede ka, ng anak na buwan. Sige, kaling kapuan sa ni Lord ha. Sa ikaduhan na Lord, ng mga anak, kabalik ang ako ang karnero, Lord. Una and mga. Dapat pag pangalan pag yun, triplets, tulog magbuo. Sa sunod yung mga Lord ha, tulog magbuo, kumuha to. Pero pangalan, triplets, tungod kay primerong bunga, primerong bunga. Sa abot ni Abel, gi-offer niya sa Ginoo, gi-priority niya Ginoo, ay na kasi yan. Oh, ang prinsipyo na, makuha na ito ng first fruit. Amen! Yeah. Kung din ka mo ito ng first fruit, baka ka na yun na ni Cain. Fruit of the ground ng Galilea. So yun na. Next, choose to give with sincerity and not only for display. Kino na yung iba? Anong mga fruits and vegetables ni Juan, ni Cain, sa pagkatadataro na, no emotion attached. Pero kanyang pinuhin ni mga hayop, pag maunin pati yun, naagay something sa kasi-kasi na kumutol pa, no? Lagi ko yung kagaw sa unang nga, nagkuhin siya o pagkin. Hindi ako na lang, yanta mo ito, pista na mo, no? Para pista. Pag iyo galing puting niya, di siya malataw. Babing ito ha, mungkot ba nga? Naagi something sa kanisincerity sa diyan ng hatag. No? Naagi yun. So, kanag not only for display pa, with sincerity yun. Ang mga ang pag-offer, pagpangalakad, paghatag, pag-ahil, o panahon sa Diyos. With sincerity. Yeah.
Ingon tayo sa Proverbs nga, the righteous regarded the life of his peace. Maligil sa nana sa Proverbs, no? The righteous regarded the life of his peace. Nagpunaw na Diyos kinabuhi sa iyahang wari, mga hayop. Oh. So, sa dihang, si Apel kay righteous man siya. Maluoy, maluoy siguro siya. Siya mismo mumuluba, siya mismo mumukuhan. Eh? Sa dihang kapag niya luba, sa pagsabag to niya, higit ko dapil, kiimutan, ikalito, no? Ang pwede na kaligaw ng karino. Eh, ano ba? So, na siya something na emotion attached. Ang Kristohanon kasama ni Abel, sincere gin nga nilalagad si Ginoo. Dili kay, wala ipiksin mo ha. No? Mga lagad lang ka, ganahan ka. Mga lagad lang ka nga, dili bitaw. Mabit ang gingo ni David nga, I will not offer anything that cost me nothing. Amen. Ang gari ko sa tawanan nga, di ko alam ni pag-visit nila, special number na sa panahon sa mungali. Wala ko sa kita minus one. No? So, wala na na yun. So, kung kala ba kasi-kasi, no? Huwag mo na inaani, Abel, no? So, yun na next, ikaw pa na ba ta? Kapag na. To offer an acceptable lifestyle for God, choose the right affection of the heart to testify the godly character. Affection, magsugod na ginas kasi-kasi. At ang pasama na sa Genesis 11:7, if thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door. Ang Bible, pag mag-isot siya ang door, nabay door sa panahon ni Cain. Wala po na siguro sila balay, no? Wala po na yung pinto ng balay. Ang ilang kay siguro, kung nabigay ka, tulda-tulda rato sila, o unsa? Wala yung balay. Unsa man ang door? Wala yung door nga ganyan sa Revelation 3:20. Nga ganyan niya, behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come to him and will sup with him and he with me. Maligay yun sa Revelation 3:20. Kada ang door is the difference sa spiritual door na ito, mga itong kasing-kasing. Sin lion at the door. Kasing-kasing ni Cain, puno sa lang. Guba na daan, yan kasing-kasing. So magsugod mo gina sa kasing-kasing. Naam din na nag-issue tala niya sa kasing-kasing. Kung daot ang tao kasing-kasing, daot po siya, ang niya ang karakter. Daot din po siya. Kung sa siya magigmingol sa tao. No? So karoon, ito ang tatunan na saan. No? Choose to humble down in times of failures. Amen. Instead of being bitter and angry. Amen. Sa dihang, gireject sa Ginoo ang offering ni Cain, pwede man nung humble down siya. Lord, sa hindi ko. Then, pwede niya i-appreciate niya ang isuod. Instead nga, masuko siya. Yeah. No? Tungod kay naasay karbo, di siya ang kabal ng humble down. Lord, sa hindi ko nang mo. Kabal na ba dito siya kasayip ng hindi mo? No? Dili na lang siya mukuha ka alam ba lang anong kalangapin mo may ginawag sa Ginoo ako, wala. Na, nag-ibigil sa kuhagi offering. Inano ba nga? Mag-meditate ta, mag-reflect ta. Ano mag-inom? Ngayon na rin yung tabulo. Nag-ibigil sa kuha. Di naman si Cain di siya ko ba nung humble down. Nag-react siya in bitterness o sa iyang hatred. No? Yung sa dinawag sa Galatians 5:26. Dili na Galatians, Genesis na 5:26. Dili na mo ang versa. But ato kayo na to his offering, he had that respect, and Cain was better off, and his countenance fell. No? Then, and the Lord said to Cain, why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? Nag-react siya sa kasuko. So, ang hindi mo pag yun, tungkol sa iyang bitterness, o sa iyang kasuko, naka-commit siya o mga multiple sins after ato. So, patayanan natin ni mga Kristohanon, bisag luwas na ta, Kristohanon ta, pwede mag-manifest ang kalayan ni kayo sa tuha. No? Nanaro ba ay itong wala? No? Karo na itong katunan ng tarawa. And so, we are, kami kain lang Christians, react in anger and bitterness that will lead to commit multiple sins. Kung sa may mga resulta nga sala, tungkol ang nag-sige, nagka-bitterness, nagka-anger, kung naanggali walang ito pagka-prayers,
Kristuanan, kung wala kay gihimong gawatan, kung naman kay gibituhon yung ginoong panalangin, or naman kay mga problema kaling arise, testing naman natin mo. Yeah. Kaya mong patience, di magpaabot ka sa timetable sa ginoo. Pero nag ginoong ka, disulto kayo parang pasig, bunalan siya. No? Pasig, resulta mo na sa imuhang pag-ginoong dun. No? So karon, tanawang sa mga multiple sins, blaming others. Kung sa gilabot niya, Ben, gano'ng yaman yung sa gila nun siya, Ben? Nga ang gireject sa gano'ng yaman offering, kung iyang karakter, kung niya yung sa gila siya, Ben? Tumod-tumod niya, Ben? Ikaw ba? Bangun na kayo ang tataka, ha? Nakawag mo nang ganyan, iyan mo ang pasagilan, iyan yung soon. Kita, kung natin mga failures as a Christian, kayo pag-play mo, ginahin mga soon mga gusto ano, si Juan mga good, si Juan mga good, ano? Diyos, kung wala pa nagawa si Juan, no? Diyos, nani? Usahay ba? Mura tayo si Kain, no? Ginala, kung natin mga failures sa inyo, ha? Diyos, tawag mo daw, palay ka alam sa Ginoo. Ayaw pagtutulog lang, tungod mong ganyan si Mama, tungod mong ganyan ni Ate, ni Kuya, Diyos, Pastor, pasagilan pa si Pastor, apilon pa si Pastor. Yeah. Si Pastor mundo kay Juan, sige mo kasapaan. Ang tawag ayaw i-blame ng uban. Ikaw ba, pag-self-meditate ba? Ayaw pagpasagil o dahil tao, mura ka si Kain na kung saan nilabot ni Abel, nga gireject siya si Ginoo. Kung saan nilabot ni Abel, si Abel ang tao, no? Sabi, ikaw, talaga ko sinita ko. Another, being infused to others. Sige ka kasi na. Sige, okay, ginawa na yung kutuloy ng puha na. Amen. Yung ka-infused ka, masina na ka sa, kung nagali mga blessings yung mga iso, praise God. Amen. Kaya gusto na tagin mo ha. Amen. Dilig kay, gano'n mo yung Lord ka, wala ka maling amuha, wala ka malang God's will. Kailangan ginaras kay God's will. Nani nagatima nila, nani nagpangga nila, kamuha, pwede pa naman nakuhanan ng mundo, baka mong God's will. No? Yung wala na ba? Choose to, pan ba, kaling appreciate kung katong pag-asa ni Brother Junel o ni Sharon, ay, dagdag kayo nalipay. Pero atong ipon ano pinaabot sa ilang God's will, nag-bitter. Ako, wala pa yung tao. Wala pa siguro na birth again. Instead nga nalipay ka, praise God! Amen! No? Nga, nito tayo tapo. No? Grabe ka ang testimony sa kasal ni Junel o ni Juan, nalipay ko. Pero atong mga single na nag-bitter o pinaabot, pa sila gusto. Pag-mihani, ano siya ako malinang ang tao ay? Kung tatapunan na lang yung reaction pa, instead nga, na-miss na yung opportunity nga mag-press ka sa Ginoo nga minto siya kayo mag-tinarang sa Ginoo, ang God's will sa Ginoo, makabot ka in the right time, in the perfect time. Then grabe ang panalangin. Palingas to ka nilang radyo nila to. Palingas to. I-provide that sa Ginoo. I-provide that. So yung ano na ba, instead nga mag-bitter ka, mag-invious ka, you praise God, you appreciate. Dapat komplementar ka sa inyong iso, dili ka competitor, wala naman naging kompetensya. Dili ba yung kompetensya ay Christian life? Amen! Komplemento kayo gani, kung unsay ka, you praise God. Then kung unsay ka kung lang, huwag tinapangay. Dili ka na yung nga, Bilingig na pangangalan eh. Di ba na yung nalala na Kristuhan ang kinabuhi? That's right! Another, nang sa pala yung sala, being contentious, may mga palaaway. Yeah! Tapos sa hindi mo na ikay, hindi ako yung isuun, siya bilabot siya isuun. Talaga ko nagod. Nagpatusutusok pag yan. Ang Kain talk with Abel. Nag-istorya pa siya. Ay, istorya na tatay dito na nga-try ko lang. Fellowship. Tap! No? And it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. Kipatay na niya. Kung ikaw mong pagkunakay in face, yung kasi-kasi, hindi ka ma-appreciate. Sige kang sinasina si Suya, ang ngayon tabo, imo na lang tawutol yung isuod, imo na lang lipapon. Dahil kayo kasutupangan, bukunan, katalikod kayo, yung lipapon. So mura kang si Cain na, wala kay kalainan ni Cain na. Amen. Yeah. Pag-aing ka sa mga God's will, niya ikaw mag-aing. Ang yaman ko lang ba? Ang yaman na ba kayo? Nag-aing ko ilong magmata. Ano ba yung kita? Ibu lang paglipapon. No? Maglipap na sige niya, ikaw magsika pa kayo God's will. Pasigla mo pa nang imuha. Pasigla mo pa nang ilong magpapa.
Hallelujah. So, yun na lang. Then, another, this honesty to God. Amen. Ayin mo na nung kag-ipokrito, ito bangan sa Gino. Tanawagin mo ni Cain. And the Lord said unto Cain, where is the better brother? And he said, I know that. Look, what do you know? Mutaw. Mutaw, ato siya. Am I my brother's keeper? Ako mag-itibantay niya? Ikaw mag-itibantay niya? Tanawagin na iyan ni Cain. Nag-rebel na sa tinang gikuan, gireject sa Ginoo yung offering. Nag-rebel yung sala, yun, yung naas, yung kasing-lasing. Another. Another sala nga, being arrogant, arrogante kay ka sa Ginoo. Hindi ka kapago, hindi ka kapasensya. Kanawa, Genesis 4:13-14. And Cain said unto the Lord, my punishment is greater than I can bear. Ginoo! Bukang kaya niya po ang punishment kayo mong gihatag, kaya kipanisan niya sa Ginoo. Ato nang isigutan ka ron. Bukang kaya na Ginoo eh. So grabe yung nang ginalang po ng Ginoo. Sa ginag pang Ginoo sa kabuhang. Ikaw, magka-problema ka, tungkol sa iyong salam, yung pag-Ginoo, ano ginalang po rin mo, ay kabuhang, sa ginag pa ng Ginoo. Imukang ang mga mga ni Ginoo sa iyong pagkabagsliden. Ganon Ginoo, ang kundi mong pagpabuli Ginoo, ang kundi mong kalwinin. Ya, sa wala pa na itagal punishment sa Ginoo, grabe ang pasinsa sa Ginoo. Right. Ang Ginoo din siya kuan na quick to punish. Long suffering siya. Amen. Ato na iskutan po karo, no? Another is, ingon pagi siya, behold, I was driven me out of this state from the face of the earth. Bisa ko na siya palayasam. Ginoo, ibumungkong ipalayas. Ibumungkong ipagyabo, Ginoo. Ikaw naman na ipagslide. Hindi man na yun na ang Ginoo may nagkuhan niyo. Wala na gawa tayong offering. Dahil naigihin mo ang Ginoo. Wala siya palayasa. Wala lang gireche. Eh, tungkol na siya sa lahat. No, mausad na kay Cain. No? So, karo, kung sa may last pagkinala, mo end up na siya kung sige ka kabinter ko ang backsliding. Mo na yun sa ganung backsliding Kristohanon. Talawa ang sumpay na to. And Cain went out from the presence of the Lord. May backslide siya. Nagpalayo siya sa kabutol sa Ginoo. Nihawas siya sa church. Ah, may kwan ng church eh. May klaro na si brother ko niya. May klaro na si ikaw niya. Pasagilan mo nga yung tao. Pagka jungle din sa tao. No? Pagka maraming si kayo. Sabi na na. Another, may nakalino lang sa ating Ginoo. Nagsuffering siya. And before na, ako isuntan ka itong mga punishment. Cain like Christians will be denied from the following blessings of God. Kung magsige na kagbitan in bitterness, kasuko, anger, hindi ka kabalong mo appreciate, hindi ka kabalong mo dahi, hindi ka kabalong mo pasensya, paagot sa kabubutol sa Ginoo, mawithold mo ka sa mga blessings sa Ginoo. No? Sa mga blessings at tumakuha ko ta. Number one, freedom from curse. Amen. Next, fruitfulness in your calling. Amen. The next, fulfillment in your Christian living. Amen. Ito pasawag in Genesis 4:11-12. Mali punishment ni Cain. And now art thou cursed from the earth. Pastila na ano itong loyo pa. Inugang na pagkitong lusin mo. Wala dyan kayo freedom sa curse. Kung pareha ng ilaya ni Cain. Imbes nga, ang Ginoo, hiling, antaw, panalangin, ang tunglo, kasi nasunod din mo, para magkakumbayot din mo, sige. Kaya kaya, hindi mo na pagkagsala, put up, Panginoon si Ginoo. Tanawa, ikaw niya, art thou cursed from the earth. Siya na Ginoo ang mismo, itunglo sa Ginoo, unlike sa panahon niya, dalong di iba. Tanawa tayo si Ginoo, ang itunglo sa Ginoo, ang ground, ang serpent, pero never siya nagtunglo ni Adan o ni Eva. Pero sa panahon ni Cain, si Cain naging mismo yung itunglo. Ikaw, tunglong tata. No, may kundi ako, art thou cursed from the earth. Double na nun yung curse. Huwag pa ba ito nawala itong curse sa ground? Kaya nawala ito sa panahon pa maninawa. No? Mawala sa panahon sa Levitical priesthood, accepted na ito ng first fruit sa mga tanong, sa farming, nawala itong tunglo. No? Another, fruitfulness in your calling. Verse 12. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee. Verse 10. Unfruitful and productive na ka. Ibigay doon sa Ginoo ang panalangin niya. Fruitfulness sa iyong calling.
Ibig sabihin, tagaan ka kung sa Ginoo sa imong karir, sa imong calling, sa imong disposition, sa mga endeavors mo, sa imong business, sa imong ipakatubang, tagaan ka bunga sa Ginoo ba? Tagaan ka o ganing productivity sa Ginoo, iwidol na sa imong mga tungkol kay bitter ka, anger, yung magpasabi sa imong proud kay ka, no? Huwag ka na si Kain, iwidol na sa imong mga. Then lastly, fulfillment in your Christian living. Huwag tayo fulfillment. Para rin mo po lang hapon, naluwas na rin ang kaburukang ang hapon. Ano ba, drama na ito po ni Kain. A fugitive and a vagabond shall thou be in the earth. Kanang fugitive, vagabond, kalitaw, inlas nga si Wanderer. Sige na siya, kalagyo. Muto ni kalagyo siya. E nato po siya, kasi kapon po tatlo kini. Muna rin ito po ni Kain. So, mga usan na, kung Kristohanong kang kapalihan ang kinaya ni Kain, why fulfillment ang mga Christian living? Para rin mo, kulang, hawaan. Bura rin kag galaaw, latagaw. Tarawan ang mga stretcher to rin, wala yung latiman ng kinikanan. Bawa sa taang Kristohanon ko, sa laang ganisa, nagpalayo siya sa kinikanan. Bura kag stretcher to rin, latagaw. Sumuyawa. Sumuyawa. May mga naiiko, ano? Suko kong yawa. Wala tayo lang sa gilang. Oh. Okay, salamat, Brother Dundon, Mr. Lulay. So, wala tayo fulfillment. No? Wala tayo kwan, baka rin, para rin mo. Nakita ko sa'yo nga, luwas, takot, pero lalong, naman, hindi ko lang. Oh. Basta mag-iawal ka ni Kain. No, nga, sige na kang kalakuan. No? Sige na na. Wala kay freedom from curse, fruitfulness in your calling, fulfillment in your Christian living. Ang nakalito ka sa Ginoo, naapot siya approved sa mga sinners. No? So, muna siya. God's long-suffering response to sinners. Ang samayin niya muna bato, tagaan niya chance for repentance. Then, inadayong i-confront. Para ma-review. There will be confrontation for review. And lastly, covenant for reconciliation. Kailangan siya ibuhat niya kang Kain. Genesis 4, 9 to 10. And the Lord said unto Kain, where is Abel thy brother? Tumunta na lang, kabalan mo ni Ginoo kung saan itang muli Abel. Pero nga nung mamunta na po man siya ni Kain. Kain, asa man mo yung sumun? To give chance na mag-repent si Kain. Ingunan lang, you know, pwede ka ito. Surprise ka, ipatay yung vision. Panalakan ka niya dinosaur. Naku ba, dinosaur ito pa na lang. Imuon kang paniutos dinosaur. Pwede ka itong natuwa niya si Kain. Ha? Padala ng utong quadrip. Katong Jurassic. Pantay ka, mapagpapagod mo pa. Ito na, extend kang dinosaur ito. Panalakan ka, ipakaon ka na. Kaba na naman siya nga, kung sa kagilaan, kung sa katakuan sa lang, hindi mo ni Kain. Pero, wala niya gidaritso. Yan po ipangutan ng tagalan niya siya sa Ginoo. Sa ito ba yung Ginoo? Nga sa may magsugun. Tayo, higit siya. Ipunan ko Ginoo niya yung sana. Higit siya nga, I know na. Namangat pa ko siya sa Ginoo. Ang tao gagay kayo, tagaan ng chance nga mo repent. Kung hindi mo pa yung another sana, hindi pa yung Ginoon mukuan sa Ginoo, no? Hindi pa yung murepe. Hindi pa yung Ginoon dugang sana. Ang bato sa Ginoon, i-confront na kaniya para mapadlong ka. No? Na-confrontation na naman. And he said, what has thou done? So, ano yung hindi mo? Oh, confront ako sa Ginoo. Si Kaya, i-confront siya sa Ginoo. Dayon, itagaan din siya o punishment. Now, the voice of thy brothers, hindi ko na Ginoo, kabalo ko sa yung imo eh, ang taon. Kabalo ko nga, kabalo ko sa yung sana ng itagutaguan. Kabalo ko yung taon ko, ang sana ng ilan.